conduct ng training dito. Okay? So for the past 2 years, medyo matagal-tagal na tayo nakapagpunta na sa training. Sobrang excited po ako ngayon. Yan. So nabanggit po ni Ma'am kanina, anak po ni Ipiar before ng blessing as trainer. Kasi tama naman po yun. Kaya dapat ang nawala sa pagiging trainer kasi nalipat ng construction department. Isang po ako sa nag-handle ng kanilang mga business, yun po yung construction company ng mga pula. Ayan. Ay meron din silang iba't ibang mga negosyo na may iba't ibang mga nag-handle. So ngayon po, tayo po ay tutulong ulit sa pag-handle po ng training sa company para at least matulungan po natin ulit yung company na mas mapalawak po natin at mas mapalawak po yung lesson marketing. Okay? Muna, yung mga hindi pa member, taas po yung kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the rest, member na. Mga pagbubok pa lang. Sino po dito yung mga bagong member pa lang? 1 to 3 months. 1 to 3 months. So the rest, okay lang yung sabi ko. Luma na po. Ugat na. So magbubok pa lang. Sa mga bago, alam niyo po ba yung pinasok yung industry? Sino po mga kasagot? Anong industry po yung pinasok? Multi-level marketing. Another question. Minsan po kasi, yung negosyo natin, sabi nila sa totoo lang, ang network marketing madali lang naman eh. Kaya lang minsan, kung kami may mga tao hindi kumikita sa network marketing, ginagawang komplikado. Ginagawang? Komplikado. May mga madaling proseso, kaya lang, hindi nagagawa, hindi nasusunod, kung ihirap, tumatagal yung pagkita natin, tama? Yes. Kaya minsan, may mga distributor na rito, 1 month, 2 months, 3 months, kaya minsan nga over 6 months, yung income hindi ba ganun kalaki? Yes. Tama? So ito yun, ang magiging topic po natin ngayon ay? Different. Pero mas malalim na part. Kapag ito po yung tinatawag natin, understanding MLM or understanding multi-level marketing. Para ang nalilinig na, di ba? MLM. Kung sinabi ang industry ka, MLM. Question, what is MLM? May mga kasagot po ba? Parang hirap, no? Sabi na. What is MLM? Parang picture na tanong na. Parang kasi, di ba? Parang napakahalaga po na malaman natin yung industry ng network marketing kasi nasa network marketing ka eh. Parang walang pagkakaibay sa ang kurso mo ay halimbawa engineer. Ano course mo? Engineer. Okay. What is engineer? Ha? Diba? So, MLM. Parang is kind of idea. What is MLM? Or what is multi-level marketing? Or sa ibang termino, tinatawag nila, network marketing. Diba? So, ang network marketing po, ito po isang business concept. Okay? That depends on a person-to-person sales made by independent representative to help one another create residual or passive income. Okay? So, iisipin natin ha. Person-to-person sales made by independent representative. Sino po yung mga yun? Distributor. From the word person-to-person, ibig sabihin, kayo po pala kumakausap ng mga tao. Now, usually, nami-misinterpret nyo na yung MLM as pyramid selling. Pyramiding, sabi nila. Mahistok naman yan, kasi pyramid selling, di ba? Ngayon po, ipapaintindi po natin ng maigi kung ano ba yung MLM or network marketing. Para at least, mas matulungan po natin yung mga bago pa lang kung paano po sila kikita na mas maayos. At lalo-lalo na, dun sa mga hindi pa-member. Marami rin yung hindi pa-member, tama po na? Dito. Sino na nga, pwede po tumayo na lang. Tayo po yung mga hindi pa member. Tayo po. Magiging wali yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung mga hindi pa member. Kasi ito pwede na mo po. Doon po sa mga hindi pa member, meron lang po ba kayong karanasan pagdating po sa network marketing? Ano pong name? Sarah. May karanasan po sa network marketing? Wala pa? Wala pa. Kaya lang po. Wala pa? Kayo po. Hindi ko po po. Ay, punin namin natin, ha? May karanasan po. Sama na dinito talaga po. Isang po kaya. Sorry. Nagulat ako eh. Nagpapingin tayo nga po.
aplikado ng Blended Network. Aplikado. Bago pa lang po sa network, bago pa lang sa GC Premier, ilang buwan na? 6 months. Ganyan ha? Iba po, iba mga ano po? Iba ba? Hindi po ha? Siguro kung tatanungin natin yung ilang mga yung tumayo kanina, na mga hindi pa member, pwede may ibang mga pinasukan ng kakayan. Pero sabi mo ha, tignan nyo, ibang-ibang reason, kumapit rin sila. Kasi meron silang bagay na hinahanap pa siguro. Although nasa network, marketing naman na sila, pero may mga hinahanap pa siguro sila. DC Premier, maganda. Sinadya, maganda. In Global, maganda. Pero bakit meron pa rin silang hinahanap? Nasa MLM sila, pero bakit umaten pa rin sila sa ibang MLM companies? Okay? Meron lang tayo ilang mga bagay na ikaw pa rin at itulo sa mga distributor para at least maging tuloy-tuloy yung ating pagkita. Okay? Para hindi mangyari yung ano, nangyari sa kanila. Although, sabi nga, maganda naman po yung mga yan. Pero pwede ko po bang malaman, ano yung reason? Ano yung reason po? Bakit kayo po natin dito? Anyway, sino po nag-invite sa inyo? Sino po nag-invite? Wala po dito ngayon. Ha? Yung Mr. Jesus, sa kumain na po tayo dito, kahit parang yan. Isang litro. 75? 80. 80 plus na 0.
Eh, kami nalang gana, nagpunta kami ng Pangasinan. Isang pulta, wala ko ng 5,000 agad. Balik yan lang yun. Isang araw, nabiyahe mo sa 5,000. E paano ang sakot mo? 50,000 isang buwan. Kumuha ng sasakyan. Mamantihan mo yun, sigurado? Sumabay lang siya. Let's say 20,000 ang mantihan mo lang. Alam, hindi ka na kumakain. Natural, kumakain ka. Magkano yung kinakain mo araw-araw? Kay ma, kung bibigyan kayo ng ano. Ikaw, kumpit nyo, magkano yung nagagasin yung pagkain ka na araw? Maga, tanghali, hapon. Malaki, magkano po? Buwan, makikita natin kung ano. Buwan? Kaya mo kaya 200 pesos pera ng pamilya? Kasama yung pamilya? Hindi lang 200? Sige lang namin ang pinahin, isang beses lang. Sige lang po. Para sa isang buong pamilya, i-generalize ako natin. Termin? Oh, 500 na lang per day. Per day. So, 15,000 isang buwan. So, kung 50,000 ang sahod mo, at less 15,000, 35. Nagre-renta ba kayo? May mga nagre-renta. Swerte mo, sarili mo na. Magkano kadalas na renta ng bahay? 3,000. 5,000. 4,000. Okay. Di ba, di po, sabihin natin 5,000. Kasi buong pamilya yung titira eh. Kung 3,000, makaisa mo lang. Diba? 5,000, sa buong pamilya. 35,000, less 5,000, 30,000 na lang. Diba? Natural na, mamasahe ka pa dyan. Diba? Kaya kung may kotse ka pa. Diba? So, hindi ka, hindi kaya. Kaya yung iba, kahit ganun karami sa akin, diba? Hindi nakakapagtaka, nagdadagdag pa rin sila ng pwede pagkakataan. Kaya yung iba nga, nag-iipon pa eh. Nag-iipon. Kasi alam nila, darating yung tayo. Matatapos at matatapos yung kanilang trabaho. Kasi hindi naman nakakabang buhay yan. Alam mo, 80 ka na, katrabaho ka pa. Kadalasan niya, 60 retirement, di ba? E paano kung 60 ka na? Eh, yung iba, habang empleyado naghahanda, nag-iipon. Pero palagin mo sila, ano bang reason nila, bakit sila nag-iipon? Yung mga nag-iipon po, sino? Sila. Walang nag-iipon. Walang nag-iipon. Naubos na ang ipon, sir. Naubos ang pandemic. Na. Yun ang nakakalungkot, di ba, naubos na. Pero sa mga nakaka-iipon, ano reason niyo po? Kasi may nakaka-iipon. Para sa giyaran mo. Kaya ngayon, ang kagandahan dyan, yung iba naman, muna naman kung kanina,
Bakit walang ipon? Wala savings kasi wala na may ipon. Kaya kahit gusto nyo naman mag-negosyo, hindi tayo makapag-negosyo. Why? Walang sa business, walang kita. Walang kita. Ayan, sa business kasi, traditional to ha, may dalawang klase kasi ng business. Traditional sa kanan traditional. Yung business, ang unang pumapasok natin, pag sinabi yung business ha, kaya yung iba, hindi na makaipon. Hindi makapag-negosyo kasi pag sinabi mong business, ano, malaki ba yung puhunan, mali? Malaki! Mga magkano kaya, pwede puhunan dyan. Let's say, sabi natin simple yung negosyo na lang, sari-sari store. 100,000 sa matala magkano tubo yan, di ba? Pa-piso-piso lang. Piso. Pisa na masama niya, 100,000 puhunan mo ha. 100,000 puhunan. Tapos, sa mangyayari niya sa 100,000, gagawa ka ng tulungan. Yes. 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 Yung pwede yan isa, di ba? Pagkala traditional business ka. Tama sa mga, siyempre may mga anak ka. Buwan ang Nigeria. Nauubos mo rin. Tama. Kaya ang buhay ito, sinag-consult yung gusto na lagay. Kasi yan, pantamid lang. Tama. Pantamid yan sa mga kailangan mo. Di ba? Yung mga pinikita mo dyan, pwede pang bayin ang aborete, nanggas. Pero in terms of yung pangarap mo, para bumutok mo ito. Yes. Sa ganyan po. Tama. Diba? Maniwala ka, subukan mong tayo tindahan. Ubus! Kasi, marami na tayong mga kilala na tayo ng tindahan. Pero ilang buwan lang. Salamat. Ang laki ng pinuhunan, pero hindi naman natupad yung mga bagay na pinapahal niya. Sobrang taas ng risk kapag pumasok ka sa traditional business. Kasi yes. Kailangan mo talaga din ang skills. Diba? Experience sa pagpapatak ko ng negosyo. Para sa audit, kailangan na audit mo yan. Diba? Ang hirap niya, parang kakotan. Yung ganda, ako matatapos kayo ng audit. Parang ang laki-laki ng kinita mo, araw-araw ka nag-audit. Tama! Ang kapal na listahan mo, maring Lorna. Isang labo. Ano yung mga matap na ba? Napalaw ka ba? Parang masin. Correct. Mahit ang listahan. Sumagot ka na ba? Sabot pa sa'yo, huyo. Nagpapalala. Kasi ito, piso. Sa plan. Diba? So, yan po yung ating traditional business. Diba? Yan po yung ano, mga risk. Diba? At ito rin po isang reason kanina na binabanggit ko. Kinalikapan natin. Mga dahilan kung bakit hindi nakakapag-negosyo sa atin ang puno ng iniisip nila. Kaya nangyayari ay trabaw. Kasi may mga ginawa na gusto nang ipuhunan. Iba't ibang mga negosyo na isip natin, meron dyan, water station. Kung ano ang mga negosyo na isip natin. Pero kung sa pinagtano mo na yun, hindi pa yun yung pinakapangarap mo kasi stepping stone mo lang yun para matupad yung pangarap mo eh. Kasi ang pangarap mo talaga, kotse, di ba? Kotse, house and lot. Tapos, siyempre yung pag-aaral ng mga anak. Pero balik yung magulang na ayaw katapos sa pag-aaral ng anak, wala. Lahat kayo gusto makatapos sa pag-aaral ng mga anak. Kaya ko yung pinapangarap din yan. Eh paano, kung meron kang isang ano, may anak ka, tapos basit mo rin. Sampo. Ay, nakapag. Dose. 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 Tapos yung para sa education ng anak mo. Eh kung umumpitin natin yan ito. Ito lang po ha. Pagpaparap niyo po isang bagay, dapat clear sa inyong isip para mag-materialize siya. Kasi pag pangarap mo lang siya, ano ka, pangarap ka, maniwala ka. Pag hindi ganun kalating yung pag-iisip mo doon, na gusto mo mabuha, hindi mo siya kasama mabuha. Parang ganito lang yan, para sa madali natin maintindihan, yung pagkuha ng pangarap, parang wala po yung pagkakaiba doon sa meron kang nililigaw ang babae. Sino pong nakasubok na manligaw ang babae? Sila. Kami siya lang sinataas ang Siya lang yata sa kanila. Yung mga may asawa na rin. Yung mga may asawa na rin.
Yung may asawa na lagi dalawa. Yung naligaw ng protekto, dalawa yung asawa na. Yung nararanas man ligaw, isa lang. Yes, walang niligaw ng asawa. Walang pakiligaw. Sir, baka sila niligaw. Ano, okay, ito yun. Ito yung hapansin ninyo po. Alam po, makakarelate ba? Yung ibang mga naniligaw, yung kabataan kasi ako na-experience ko yun eh. Yeah. Naniligaw, nililigawan na ako. Siyempre, kung nakadalaw ka, lagi pinakikitin niya. Yung tingong pag-uwi mo ng bahay, kumakain ka, naiiling din ka ba? Kaya ito lang namin mo. May kilig! Kasi hindi mong iiling yun ba? Naiisip mo siya? May mga ulap. Parang naman, kasama mo na nga, pag-uwi mo ng bahay, kumakain ka, iniisip mo rin siya. Diba? Kasi ikaw nga, iniisip mo siya. Nadumi ka. Iniisip mo rin siya. Kahit anong ginagawa mo, iniisip mo siya. At maniwala ka. Diba? Bilang ka. Ilang buwan lang, kung pwede yung mapasagot mo siya. Kasi mayat maya iniisip mo siya. Ina-attract mo yung mga bagay-bagay, di ba? Parang kasi mas napupunta mo siya. Di ba? Iniisip ko siya. Ganon kalalim yung paghahangad mo na isang babae na masagot mo. Kaya tendency nun na masagot mo siya. Parang pangarap lang. Pag pangarap mo isang kotse, dapat maging clear sa isip mo yung pangarap mo. Pag sinabi yung pangarap mo ng kotse, anong kotse? Kotse ba? Pangarap mo ng kotse? Anong kotse? Ford Mustang. Anong kulay? Blue. Ford Mustang. Kulay blue. Walang blue. Walang blue. Diba? Siyempre dapat din, nakibigit din magkano. Sir, gati mo ng presyo. Ford Mustang. Ford Mustang. Magkano sir? Tapos blue. Tapos mga 3.5 million. Sarap. So malinaw na sa isip mo na yung pangarap mo for Musta na kulay blue na kalagay 3.5 million. Tapos bakit lupa? Pagkano ang pangarap mo bakit lupa? Iba naman. Baka sabihin ni sir, puro lang sa kanyang pangarap ang ibig. Pangarap sir, ang house nila. Townhouse. Pag sinabi townhouse at tuloy. Up and down. Mga magkano po? Siyempre, dapat po ano, naka-specify dyan kung ilang square meter, di ba? Ilan yung lot area, ilan yung floor area, kung dalawa pala pag yan, ilang pintuan, isa sa baba, isa sa taas. O kaya, isang pintuan lang, taas lang, wala baba. Di ba? So, dapat kayo mahalap. At ito, sir, yung bagay na pinapangalan mo yan, mayroon pong tinatawag na blueprint dyan. Yes. Blueprint. Bakit ano yung blueprint na yun? Kasi dyan, tinidesign yung bahay mo, yung bahay na gusto mo. Pinapadesign mo sa architect yan, di ba? Boss, yung pinto, naging mo rin ba? Gusto ko yung floor area, ganito yan. Nakatayong itong harapan. Gusto ko sa likod may basketball court, tapos meron dyan ano? Swimming pool. Tapos, gusto ko tatlong kwarto. Isa sa baba, dalawa sa taas. Nakaplano ba? May blueprint. Ito naman yung susundan ng ano gagawa. Ng engineer, tama? Tapos syempre may mga workers yung nagagawa. Paniwala ka, kung aling nasa blueprint, yun ang lalabas. Yes. Importante yung blueprint. At dapat, siyempre, may presyo din yan. Magkano? Magkano, sir? Nabi-visualize yung isang bagay na gusto yung mangyari para mag-materialize. Maniwala kayo, lahat ng bagay bago nangyari yan, isip muna. Para ito, pendent may nakawag ko. Naniniwala ba kayo kanina, wala akong hawak, biglang sumulpot ko? Yung? Yung upuan nyo na yan, kanina nakapayo ka, biglang sumulpot? Hindi. Si baby, kanina po. Siya, di ba hindi naman biglang sumulpot? Bakit nagkakadala ko? Di ba hindi ka na niya? May bata kasi pwede sa mga pag-green jokes. Ingat-ingat! Okay. So lahat ng bagay sinisip, maghinom mo yung iniisip yan. Kung paano.
kung saan po tayo. Lahat siya kailangan. Akin ninyo, nag-materialize. Ito, nag-materialize din. Lahat ng bagay na nakikita niyo, inisip ko na bago yung gawin. Pag-ibang hindi na ito, inisip ko na bago gawin. Lahat ng formang yan, inisip ko na bago gawin. Ikaw, lahat. Pag-ibang yung bagay na pinapangarap mo, dapat nabivisualize mo siya. Ini-imagine mo dapat yung sarili mo na natin na. Imagine mo yung sarili mo na natin ito. Imagine mo yung feeling na meron ka na para hindi mo siyang mag-manifest sa'yo. Isang another example. Dati po, di ako mo mag-drive ng kotse. Diba? Pangarap mo mag-kotse. Ang ginagawa ko dahil pangarap mo mag-kotse, syempre, una, halalin mo yung mga bagay. Yung how to drive, diba? Sa YouTube, puro YouTube lang, yung natutunan tayo. Ang nangyari, yung mga kasama ko, dati dito, may mga sasakyan, syempre, pinakikialaman ko, atras sa banding. Hanggang sa nung feeling ko po, kaya ko na, syempre, hinirang ko yung sasakyan. Tagal may busy na po kasi ako. Nung napunta po ako, ano ko kasi trabaho, ito, blessed marketing. Kinuha ko yung pamilya ko. Dito sa Laguna, hinirang ko yung sasakyan, sabi ko marunong na ako. Pero ito, hindi ko gano'ng. Never pa ako nakapag-long drive. O, at sa banding lang eh. Diba? Dito sa ano lang, sa subdivision lang namin. Tapos ang isang pinakalong drive ko from Amaya to crossing yun lang. Pili ko ngayon na. Inalam ko yung sasakyan sa kaibigan ko. Sabi niya, sasamahan daw niya ako. Okay, sabi ko, kaya ko yan. Paano ako tututo kung hindi mo makakaya? Lakasan ko ng loob. Tingnan niyo po ito ha. Itong halimbawa ay parang walang pagkakaiba doon sa gusto mong ba makuha ng pangarap. Ang gusto ko mangyari that time, pasundo ko yung pamilya ko. Padala ko yung sarapan. Ang instrumento ko yung sasakyan ay hindi ko pagamay. Diba? Kung kayo po yun, sigurado kakamahan kayo. Pag-drive pa isa. Diba? Magka-drive ka pa isa, tatingin mo kakayan pa kayo. Di ba may kababa? Pero hindi lang po yung sasakyan, never ako nakaramdam na kahit katitingin na kaba. Alam niyo yung naramdaman ko? Excitement. Nung hawak-hawak ko na po yung manibela, hindi sumamisisip ko yung takot na baka mabangga ako. Hindi po sumagisip, sa totoo lang po, never sumagisip ko yung takot. Kasi kung sasagisip ko yung takot, ang tendency nun, baka hindi ako tumuloy. Tama. Kasi kung natakot ako dahil hindi ako tumuloy, para sundin sila. Kailangan, dahil ang nararamdaman ko po yung excitement, tuwan-tuwa ko, habang natatrive ako, humingiti. Kumbaga parang yung saya. Ang naisip ko, alam niyo po yung nasa, nakadami picture ko, na nasa isip ko, yung pamilya ko, na masaya na sumasalubong sa akin, kasi dumating ako nakaproject. Yun lang po yung nasa isip ko habang nadadrive ako, siyempre, pero focus po ako sa kalsada. Ang nangyayari ko doon, alam niyo, maayos naman po, eto paano, nakarating ko ng webisihan, nasundo ko yung magiging nakuradala ko ito, nang walang namang accident yung nangyayari. Diba? Sabi nga po, nag-materialize po yung bagay na gusto ko mangyari. Nakuha ko sila, ang inisip ko lang, excitement. Dito pa sa pagtupad ng mga bagay na pinapangarap nyo, huwag niyong isipin yung kaba. Huwag niyong isipin yung takot na baka pagsinimulan niyo yung negosyong to, i-reject ka ng ibang tao. Huwag mong iisipin na pag pinasok mo itong negosyong ko, baka hindi ka kumita. Take note, pag inisip mo yan, mangyayari yan. Tama. Hindi ka pa nagsisimula sa negosyo, dugdo ka na sa sarili mo. Wala ka nang tiwala sa sarili mo. Pag pinasok mo ito, baka malugi ako, malaking pera yung kailangan ko buhunan. Pag pinasok mo ito, baka walang maniwala sa akin. Pag pinasok mo ito, baka wala akong ma-invite. Pag pinasok ko ito, baka malugi na ako, baka hindi ako kita. Ito, pag inisip mo yung lahat ng bagay na yan, maniwala ka, mangyayari lahat ng isip mo. Kasi inisip mo, duda ka sa sarili mo na magagawa ang isang bagay. Pag pinasok mo ito, magkaroon ka ng direction, magkaroon ka ng goal. Huwag mong pasukin ito dahil gusto mo lang. Huwag mong pasukin ito dahil in-invite ka lang niya. Pasukin mo ito dahil meron kang gusto mong makuha. Pasukin mo ito dahil meron kang gusto mong achieve talaga. Na gusto mo ng bahay na ito, na 5 million. Na gusto mo itong coach na ito, na 3.5 million. Isipin mo yan. Pag simulan ko itong negosyo ito, makukuha ko ito. 1 to 4 years from now, meron na ako niya. Excitement. Yan yung lagi mong isipin. Na makukuha mo, 1 day yung mga yan. Diba? Pero siyempre, hindi dahil kung ibig sabihin excited ka, sa pagtupad mo ng pangarap mo, wala ka rin tatangin problema. Kasi ako po, hindi ko lang naipwento sa inyo yung mga pinagdaanan ko, ilang beses nito ang muntik mabangga, pero hindi naman mabangga. Kasi medyo mabagal ako, binubusin lahat ako, di ba? Pero ako naman,
Bilo mo si nana, nakikipiwa. Diba? Masaya na eh. Pagka gano'n ang tingin mo, maniwala ka kahit gano'ng karaming mambas sa'yo. Kahit karaming mangdang sa'yo, nasasabing hindi lang kita dyan. Nakangiti ka, masaya ka. Tama. Kasi nakatingin ka doon sa pinapangarap mo. Tama. Yes. Kung paniniwalaan mo yung mga bagay, o paniniwalaan mo yung mga tao na mag-discourage sa'yo, pag pumasok sa ligos mo ito, maniwala ka. Sabi nga, yan ang bagay na mapakinggo sa iyo ito. Tama. Yes. Tama. Kaya maraming mga tao, o mga network marketer, kahit tawag po kasi sa inyo, mga network marketer, networker kung tawagin nila. Okay? Sa ibang kumpanya naman, baga, masama ang tingin sa network marketing. Hindi naman sila masisi kasi masakang karnasan nila. Pero huwag ipansinin yun. Di ba? Ang isipin niyo po rito, yung mga bagay na pinamahalap niyo, pag may manang discourage niya, always be excited about your dreams. Kapag simulan mo itong negosyo ito, yan lang lagi yung tandaan. Lagi niyo pangamakan. Claim it. Pag pumasok ka, claim it. Feel excited every day. At ito ang mga to-split nyo na. Pagpa-print ka ng bahay na gusto mo, pagpa-print ka ng kotse gusto mo, o kaya isip mo sa cellphone mo, nakabuhog, nakaan dyan. Tapos mo rin yung kotse. Saka wallpaper, lagi mo rin sa kwarto mo. Basta, yung lagi mo lang yung kita, para lagi kang excited. Hindi mo pag-gising mo sa umaga, hindi sa may kwarto mo yung phone booster. Nasa kotse mo yung bahay, nasa kwarto mo yung bahay. Hindi kung bago ka naman sa bahay, excited ka. Tapos ko kasi yung dito ano, sabi sa malapit ka na. Bisa sa totoo lang yung mga tao parang bali yung ulitin sa pangarap. Pero ano lang, kung tawa naman kayo sa akin para kang tanga. Ano lang, maniwala kayo mo nasasabi sa iyong para kang tanga. Pagdating nung panahon, sinalalapit sa iyong pangbo yan. Tama. Always feel excited. Saving, sigurado pangarap yun ito. Magkano po? Sir naman. Tahimik ka niyo. Magkano po yung savings na gusto mong sir? Na kapag ginawa mo itong isang negosyo ito, magkano naisip mong savings? 10 million. 10 million. 10 million savings. Yan. So magkano na ito tala yan? 90 million. 90 million. So ito yung pangarap mo for your retirement. Ilang taon ka sabihin mo, mag-retire. Pag sinabi kasi retirement, yung at least, ako kasi pagpapalang kano ko mga 16. Retirement stage ko, hindi pong nag-enjoy na lang ako. Diba? Yung anak ko na lang tinuturuan ko, kung ginagawa yung negosyo, para sa akin 60 years old. Sa iba ako, ilan? 60 din. Isa nga medyo matapata, ilang taon na sa 10? 27. 27, matapata. 2 months, 27 years old. Sir, ikatapawa sir. Ikatapawa na. O siyempre, sumasahod ka. Kung nagtatrabaho mo na, siyempre, lahat naman dito ng aral. At sa pag-aaral natin, maniwala ka, pumasok ka dyan. At kung ang ginasas mo dyan, baka mayroon isang million, wala grade 1, hanggang college. Kung nagtrabaho ka na, mayroon isang malungkot pakatutuhanan kasi. Although yung bang graduate ng college, pero yung trabaho mo nakasukan, yung pinatawag sa tayo underemployment. Yes. Okay? Graduate ka ng engineer, pero trabaho mo ka center. Diba? Underemployed. Maraming ganyan ngayon. Bakit kaliging underemployed? Hindi na nila mahi-apply yung kanilang puso kahit ano na lang. Maraming ganyan ngayon ha. Kung dami sila. Ngayon, kung ito sir, mag-base tayo sa sinasabog mo yun, nagsisikreto na lang po natin. Na? Pero kung sumasabihin mo, okay lang. Pero sikreto na lang natin. No? Pagka, ibulok. Pagkano po yung savings sa sabihin mo kaya mo? Kada sahod. Mahirap pa sabi yun. Sir, kung sa tingin ninyo, ano tinanong kayo magkano yung savings mo niya dito sa pag hindi ka dapat na isagutin niya, napakalayo natin sa katotohanan. Na, ako na maglalagay. Kunyari, ay ipon mo na lang isang buwan. Kinsenas, kada sahod, kinsenas, kaya mo sir na ano, 5K, wala kilang isang dito. 5K kada kinsenas eh. 5K kada kinsenas. So isang buwan, 10K. Diba? So yan yung naipon mo kada buwan. Times 12 months, ikan yan. 1.2 million.
120. Ilang taon? Tama ba? 120 lang. So 110 years, ito 10 years pala to. So in 10 years, 27 ka plus 10, 37 years old ka na. May 1.2 million ka. Natupad na ba yung mo? Tama ko ba? 40. 40 na nga. Sir, dagdag tayo natin 10 years. Plus 1.2 million. Plus 10, 47 years old ka na. Natupad na ba? Masok na. Another 10 years. 1.2 million. 57 na si Sir. Pero 3.6 pa lang yung kanyang naipon. Hindi pa pala kaya. So, dutag po tayo. Gusto na natin 30 years pa. Tapos 3.6 million. 87 na si Sir. Meron na siya 7.2 million. Wala na si mga ito. Pero pwede mo mo ito. How's it not? O kaya Ford Mustang, 87 ka na ka-Ford Mustang. Bago ba sa Ford Mustang mo? May tungkol na, sir. Diba? 87. 7.2 million kulang. Kaya solusyon sa tutulang, hindi po nakakapagtaka na ang industry po ng network marketing sobrang nag-boom sa Pilipinas. Hindi na sa Pilipinas. Buong mundo. Why? Sa network marketing, ito po, may in-over po income kung saan pwede mong kitain even 1 million, 2 million, or up to 3 million pesos per month. So 1 million na lang, ibig sabihin, kung 1 million pero kinikita mo, 19 months lang pala. Ibig sabihin, 1 year lang po. 1 year and 5 months. Ibig sabihin pala, kung kumikita ka ng 1 million isang buwan, 1 year, 7 months lang, upat mo yan. Ito yung sabihin natin, sir. Kasi pagpasok mo naman ng lesson, hindi ka agad kikita ng 1 million eh. Gawin mo, sir, 5 years. Kasi sabihin natin, sa loob na 5 taon, nagawa ko siya. Pwede mo kitain yung 1 million per month. 5 years, hindi natin, sir, 27 ka. Ginawa mo si lesson in 5 years, 32 years old ka, kumikita ka na ng 1 million per month. Plus, kuwis ka mo na, plus 2 years, sir, at the age of 34 years old, meron kang 4 Mustang, meron kang house na 5 million, meron kang 10 million na savings. At the age of 34. Pwede pa lang. Diba? So, ang gagawin mo, sir, kung hindi sapat, kung kinikita mo ngayon, gawin mo si present. Bigyan mo na 5 taon. Hindi ibig sabihin, sir, na sinabi ng mga nag-invite sa inyo rito o ng mga distributor, na pwede kang kumita ng 300 pesos per month. Pagpasok mo, aagapan mo agad. Isang buwan na ako, lapit na 100,000. Ano yung scam yun? Diba? Isang buwan ka pa lang, tapos wala kami invite, gusto mo 300,000? Diba? Paano nag-invite na wala kami invite eh? Sisisihin mo, mag-invite kaya. O diba? Kaya ngayon po, tuturo natin sa inyo, kung paano namin makukaya, sa buo lang, pag pinasok nito, isipin nyo ang network, ang message marketing, hindi lang basta side-time. Hindi lang basta part-time. Kasi kung itutuloy mo as part-time, as sideline, ang bibigay sa'yo ang income niya, sideline lang din. Tama! Maniwala ka. Eh ngayon, baka sabihin niyo sa akin, naku sir, nagtatrabaho ako eh. Monday to Saturday, sabi ng kanya ko. Ibig sabihin, ito full-time ko pa rin, mag-design ako hindi. May mga full-time sa blessings, na busy sa trabaho. Tama! Yes! Yung isang top one po nito, although hindi nyo mag-grupo, si Sir Don, sila Marla. Ano si Marla? Genesis. Si Sir Don, pagdating sa sobrang kabisihan, busy-busy yun. Kasi yun ay principal. Principal na meron pa siyang PhD. May doctorate degree pa. Araw-araw mo pasok, Lunes hanggang Sabado. Libo lang din ang pag-iyan. Diba? Pero bakit kumita ng malaki? Nag-million. Siguro mga 100,000 yata isang buwan, pinakamalaki kinita. Although hindi pa ganun malaki, kung titignan nyo nga, 100,000, pero malaki mo namin yan eh. Pwede na maging dahilan yan para mabuhay mga bagay na pinapangarap mo. Ito, makukuha ko.
Diba? So, ang gagawin mo lang, sir, habang busy ka sa trabaho mo, idagdag mo si Blessed, pero isipin mo siya as your friend. Hindi mong pabuhin mo ng trabaho, pahinga ka ng konti, pwede mo nang gawin online, nasa bahay ka, gabi ka ng umuwi, iraos mo online. Diba? So, although ginagawa mo siya part-time, pero full-time ka. Parang gano'n, no? Full-time attitude yung tawagin nila. Ginagawa mo siya. Dati yung time na naman, sir, 1 to 5 years from now, baka mag-resign ka sa trabaho. Hindi mo ina-advise na pumasok ka rin mag-resign ka agad. Lalo na lang kung wala ka pang mabay. Tama, tama. Diba? Baka sobrang excited ka na mo. Mag-resign ka. Yes! Diba? Sabi niya, okay, ano ko daw, isa-sign ka nila po. Bukas, boss! Nangama. Excited ka sa account mo, QSP. Kala mo nang SMS, QSP, sumana ko pa. Bigyan niyo po ng panahon, 1 to 5 years from now. Bakit 1 to 5 years from now? Sabi ko nga, habang nagsisimula ka, hindi pa ganun kalaking income. Hindi pa ganun kalaking income. Okay? Parang ganun mo lang po yan. Siguro na-explain na sa inyo rito yung kitaan in 1 year. Na-explain ba ito? Oh, dito sa loob ng isang taon, dalawa lang yan eh. Na-explain yung plan. Diba? Basta plan, doon yung plan. In 1 year, sa 1 year natin, kasi parang tayo nag-book, huwag lang ilagay ako rin ng plan. Okay? Sa 1 year time, pag pumasok dito yung mga bago, in 1 year, sa dalawang invite nila, pwede kayong kumita ng sa account na LinkedIn. Yung mga leader po ito, sa account na LinkedIn in 1 year, application, magkano pwede nila sa taon? 1.2. 1.2 million in 1 year pwede mong kitain dito. So, umisa lang yun, ako ng tao. Kaya nga, ang goal mo isang million isang buwan. Kaya lang po sir, 1 million isang buwan. 1.2 lang pala, kasi nga unang taon pa lang. Darating yung time sir, kaya nga sabi natin, bigyan nyo lang panahon. 1 to 5 years from now, isipin mo sir, career. Isipin mo sir, para lang nangarap na gusto mong maging police. Pero sir, career ka pala. Police ka ba? Nung nag-enroll ka, kung ano ba ka, magiging police ka, magbarit ka, na-imagine mo agad eh, nag-enroll ka. After 1 year, police ka, hindi pa, di ba? Dadaan ka sa proseso, di ba? So after 4 years, ang graduate ka, hindi ka pa rin police. Kasi magtitake ka pa ng exam. Kung na-imagine mo yun, saka ka pa rin maging police. Ituloy niyo po na para ganito rin yung lesson marketing. Na habang tumatagal ka rito, dumadanas ka rin yung ibang mga test. Lalo sila apply, mayroon papagawa sa atin yan. Nasabihin, ganito kumuha ka ng dalawa. Diba? Tingnan nyo po ha, napasimple lang. Dalawa lang po pinaka-invite. Pero bakit may mga tao, nakalong ba, di ba, duplication lang yan, dalawa lang. Pero yung ibang kinatahin pa rin, dalawa lang. Diba? Hindi pa rin magawa. Dalawa ba lang, duplication lang eh. Pero may separate training tayo dyan, kasi may mga bago eh, no? May separate training sa bagay na yan. Okay? Ngayon kasi ang topic natin is more on about yung ganito. Okay, Emelene. Fundamentals of MLM. Tapos yung, ito yan. Ito yung mga bagay na pinapangalan natin. Ang ito yung sa? Okay, ito yung mga bagay na pinapangalan mo. Okay? Tapos dito ko magiging ko sa barang posibleng mangyari. Kaya din man papasok mo yung traditional business. Kung sa atin ito pwede mong makuha. Yung traditional business na natin yun, yan ang pumapasok si MLM or non-traditional to ha? Non-traditional. MLM. Para at least mas madali po natin maintindihan. Di ba yung sinabi ko rin ang kumiyaw ng pariwanan? It depends on the person to person things. Para at least mas madali natin yung pariwanan, meron akong kabutin sa inyo. Pamilya po ba kayo sa tunog ng pinuhan? Okay. Pamilya po ba kayo sa nag-fishball? Yes! Nakatipo? Yes! Masa na po yan? O yan. Parang ganit ha? Yung pagkikinda ng fishbowl, para po yung direct selling. Pag pumasok ka sa blessing, may dalawang klase kang magiging negosyo ito. Either mag-direct selling ka, o gawin mo yung network side. Okay? Una, doon tayo sa network side, may sa direct selling side, yung blessing. Or doon sa nag-fishbowl. Kasi nag-fishbowl, pag yun ay nagbenta, walang pinagkakaiba sa direct selling yung blessing. Tama? Nagbibenta ka, yung mag-fishbowl, nag-fishbowl. Yung mag, ang ito, tama, mag-fishbowl. Pwede kumita ng 300 to 500 a day.
depende sa kanyang benta, depende sa kanyang effort. Pero pag hindi nagtinda, may kita wala. Wala. Isang linggo hindi nakabenta, hindi nagtinda, may kita wala. Wala. Isang buwan hindi nagbenta, may kita wala. Wala. Paano yung pamilya? Mama. Okay. Dito naman sa direct selling natin, pwede ka magbenta. Kikita ka. Yes. Pag hindi ka nagbenta, may kita wala. Wala. Okay. Ngayon, ang ginawa natin, kung bakit natin pinasukan ko ng network marketing, ganito siya. Para at least mas makatulong ta sa atin. Yung mag-fish board, ang ginawa, nung narinig yung ganitong klase ng konsepto o training, natutong mag-network, inag-try niya sa negosyo niya. Okay? Kasi inisip niya, pag nagkasakit ako, kawawa pamilya ko. Lalong-lalo na, kung meron sa inyo mga breadwinner ng pamilya, paano na lang? Pagka ang tiyo nakabenta, isip niya rin, kamusta yung pamilya ko? Walang pangbigas, walang pangbigas ng anak, diba? Kaya ginawa nung mag-fish board na yun, namumunan siya. Nag-ipon. Habang sa mga tinikita niya, tatabi siya, nagsisave siya. Nung nakaipon na, bumili siya ng ano, di ba yung baseball bisikleta? So let's say, sabi natin mga 5,000 dyan, well, mayroon ka ng baseball gun eh. Tama po? Gan po? 7,500. So 5,000 to 7,500, mayroon ka ng baseball card. Ngayon, yung mag-baseball na to, nakapag-create siya ng 10 baseball card. Parang ano ba? Una, ano lang, nag-create na lang siya, namuunan. Kasi sabi natin, nakaipon siya, tapos yung kulang, nilawin niya. Okay? Meron siya sa cookies for card. Bawat, kunyari ako yung mag-fish board na nangunan, sampu sa inyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampu. Okay? Kayong sampu ngayon, kayo yung nangita na nangita ko ng fish ball. Pinapos ko ito ko yung ngayon ng 300 to 500 pesos per day. Depende sa benta ko na rupos yung fish ball. Ngayon ako naman, sa bawat araw, kumikita ako sa bawat isa ng 200 pesos. 200 times 10? 2,000. Kumikita ako ng 2,000 per day, times 30 days. Kumikita ako 60,000 pesos per month, nasa bahay lang. Diba? Kahit hindi ako lupas ng bahay ng hapon, kumikita ako 60,000 guaranteed per month. Magkasakit ang isa sa kanya, halimbawa yung isa sa mga fish ball, magkasakit siya na lang nagbenta. May kita mo wala? May kita pa rin kasi hindi mo naman yung nasakit. Yung nagkasakit, pwede mo mapalitan ng deliver or para makukulit pa rin sa po. Nagkasakit yung apat, may kita mo wala? Meron pa rin. So araw-araw, guaranteed yung ilikan ko kasi meron ako mga tagatinda ng fish ball. Meron ko tinatawag na reseller. Okay? Ngayon, dito sa network marketing. Sa present naman tayo, balik tayo. Marami sa mga distributor, may ilan, malamang, sa unang buwan ng pasok nila, nakaaral na siyong iba sa inyo na hindi kumita. Tama ba? Yes. May mga ganon. At yung iba, may mga pagkakataon na dahil na nag-discourage dahil wala pang kinita, kumitin to. Tama? May mga kumitin ba? Yes. Okay. At minsan, hindi natin sila masisi kasi meron silang pamilyang pinapakain. Pag hindi kumita, ang nangyayari, umaalis, kagahanap mo. Okay? Ibang pagkakakitaan. Okay? Ngayon, baka mag-bubut-bubut dito. Okay? Ngayon, ang kagandahan dyan, sa mga applies naman, sa mga baguhan, asaka sa mga datihan, na, doon sa mga bago, para at least maiwasan nila yung mga ganong pagkakataon, ituro agad natin sa kanila kung paano pwede sila mag-create ng kita araw-araw. Nakapalagang yung bagay po kung kumikita ka araw-araw. Kung kumita ka ma'am dito ng 300 per day, masama pa ba yun? So, umpisa, ma'am, nagsisimula ka lang ha. Kung kumita ka ma'am ng 300 per day, 9,000 per month, ma'am, hindi ka na rin aalis kahit paano kasi nagkakita lang naman. Tama? Yes. Ibig sabihin, masusustain niya. Habang kumita siya araw-araw, makakatutin siya ng network niya. Sa paano, paraan. Napakalaki yung bagay po na dapat makapag-create ko ng income mo ito every day. Hindi lang basta network. Kasi yung network sabi mo nga, bigyan mo siya ng medyo proseso. It takes time. Diba? Para kasi magkakaroon ni Tigger. Bigyan mo na, what is competition? Sa mga bago. Hindi ko po na-explain sa mga bago yung marketing plan. Hindi ba? Yung kitaan, hindi ko po ano. Example lang po. Pero alam niyo po ang magkalipunan. Yung mga bago. Hindi ko po alam magkalipunan. Wala. Wala ka? Okay. Meron po tayo itong puhunan na 2,900. Ano ang puhunan?
trees. Unan po sa Libby. Ay, ang Libby. Sa Libby. Patagal lang. Hindi na, hindi na.
si Ma'am Pipis Mall kasi, di ba namuhunan siya? Yes. Ilan yung pinuhunan niya? 10 card na sa 100,000. Yes. Ngayon naman, yung pangalawang step natin, bakit kaya kailangan mag-invite ng dalawa? Tignan niyo ha, si Ma'am Pipis Mall, namuhunan. Anong ginawa niya ang pangalawang step? Kumuha mo ng 10 taga-tinda mo ng fishball. Dito po, kukuha kayo ng taga-tinda mo. Pero hindi fishball ang bibenta nila, siyempre. Okay? Dalawa lang. Kukuha ka lang ng dalawang kakilala. Yeah. Dalawang tao lang ang kukuha ninyo. Sa iyong fishball, 10. Ikaw, dalawa lang. Okay? Kaya pag nakakuha ka ng dalawa, siyempre yung mga yan, gusto rin lang kumita ng malaki tulad ng iyong fishball. Yung tipo kahit nasa bahay lang, kumikita. Gugustuhin din nila yun, maniwala ka, yung mga may invite mo, gugustuhin din nila yun. At kung ka ikaw, ginaya ka nila, 3 step, ito yun. Duplicate lang ito eh, duplicate. Kailang gayahin ka nila, duplicate, ito, stop. Duplicate ka na sa pag-invite. Stop inviting, duplicate ka nila, pero make sure yung dalawa na yan, para mag-invitein. Pero ito tanong, magkano yung pinitain mo doon sa dalawang tao may invite mo? Magkano mo yung referral? 300. Kumita ka ng 300 pesos sa isa, kumita ka ng 300 pesos sa isa. Ang tawag mo dyan, meron ka nitong direct referral bonus. Direct referral bonus. Sa bawang tao, may imitan niyo po na mag-avail ng that. Dinner's package. Meron po kayo 300 pesos. Ito po ha. Sa bawat may imitan niyong member na mag-avail ng dinner package na worth 2,070 may 300 pesos pa. Master dealer package. Ayan, MVP tawag ka. And master dealer package. 300. Ngayon, meron po nito isang kitaan sa company. Ang tawagin naman po ay sales match bonus or paying bonus. Ano ibig sabihin nun? Magkakaroon kasi kayo yung pandatay na nag-join kayo sa company sa mga bago ha, kasi may bago po tayo. Magkakaroon po kayo ng account sa company para Facebook. Magkalagin ka, may username ka. Pakikita mo yung account mo ganyan. May dalawa sa ilalim. Yan. Pag kami dalawang invite ka na. Pero pag 300 plus, pag umas yan, sabi ng system, pag may isang tao sa left, at may isang tao sa right na nagpares, pero pag yan, kita na? 300 pesos din. So, kumita ka na lang? 900. Sa unang buwan mo, kumita first month. First month. Kumita ka na 300 pesos. Yung pangatlong step, nagsitumigil ka na, pero ginaya ka ng dalawa. Naka-invite din ang dalawa. May kita mo ba ito? Yes. Meron pa rin. Huwag ka nakita mo, magmamash to ha. Sabi kanina, isang tao sa left, o isang MVP sa right, o nagpares o 300 kada match, meron pa rito? 600. Kasi dalawa. 2 times 300, 600. So, hindi na yung parang invite, pero kumita ka pa rin. Ngayon, ito rin mag-invite din yan. Dalawa rin, magiging apat. So, ikatunggol mo, meron pa rito? 1,200. Sa ikalimang buwan mo rito, magiging buwan ito, magiging walo, meron pa dyan? 1,400. Let's note ko, hindi na kayo ang nag-i-invite. Yung mga distributor under your organization na nag-i-invite, pero kumikita pa rin kayo. Ilan ito? 1, 2, 3. Sa ikalimang buwan, meron pa 4,800? Yes. Sa ika-anim na buwan, meron pa dyan 9,600? Sa ikapitong buwan, meron ba dyan? 19,200. Sa ikawalong buwan, meron ba dyan? 19,200. Sa ikasyam na buwan, meron ba dyan? 76,200. Sa ikasampung buwan? 156,200. Sa ika-11 na buwan? 11,200. Sa ika-12 na mas? 14,200. Pag pinotal mo yan, ma'am, pag pinotal mo natin yan, mahigit 1,000,000. So, ibig sabihin, sa puhunan ng 3,070, at sa dalawang taong kayo lang mong lang imitahin, sa loob ng isang taon, pwede ka palang kumita 1,000,000. Wow! 1.1. Pwede ka palang kumita ng 1.2 million pesos. 1 taon. Sa unang taon muna, kung sa magagawa mo to, na sa unang buwan, kapag sumali ka, may dalawang na invite ka. Sabi niyo, si Ma'am kanina, ano pong pangalan niyo, Ma'am? Si Ma'am Mirna. Sabi niya, hindi lang dalawa. Buong neighbor.
Sabi niya kanina, kaya niya rin. So yung lahat ng mga bago na hindi pa sumasali, kung kaya niya rin, kung sa tingin niyo, may dalawang taong may tiwala sa inyo, kaya niya pa lang ito. In just one year time, pwede niyo kumita 1.2 million pesos isang taon. Grabe! Diba? Eh ngayon, di ba sabi ko ganyan ito, 5 years? Wow! And, pag ikaw nagawa mo na ito, di ba? Dito rin kita mo? Multiply by 640,000. Sa ikalawang taon mo, 640,000 halos 1 million kita ng pera, ang haman ko ay NDP, ang maximum income niya natin magkano? 396. So regular after a year, sa ikalawang taon mo, regular ang hinihita mo na dyan, 198,000 pesos buwan-buwan. Yes. Pag pinota natin yan, kulang-kulang, di mabilang. Ikaw mo bitwin, dami na din. So may hindi 2 million yan. Diba? At ngayon, pwede pang lumaki na lumaki ang income mo dyan. Kung ito, dadagdagan mo. Kasi meron dito kinatawag na pwede kang bumili ng mas maraming gulong. 7. Itong gulong pwede mong bilhin. Ang hirap sa totoo lang. Ang dami mong ano,
Kasi pag sinipag ako, hindi dyan naman i-apply, gaya na naman.
Kasi sa totoo lang, dalawang beses ako dyan ang apply. Oo. Pangalawa, nag-set naman ako noon. Nag-set po ako sa grupo ng mga nurses at sa mga doctors naman. In-Indian na naman ako. Pero sa totoo lang, may in-Indian ako. Pinilit ko humarap. Nagsalita ako. Kaya lang nung salita na ako, alam niyo po yung ano, yung tipong nabablanko ka. Yung wala na akong isip na sabi kayo. Alam niyo, sa sobrang kahiliya, inabot ko nung kayo yun. Wala talaga akong sabi. Opo. At maniwala kayo. Sa ibang mga speaker, maaaring dumanas niya ng pagka-blanko. Nakaranas na kayo na yung na-blanko sa stage? Yes! Ang hirap. Pag di po na-blanko sa stage, tatawa lang talaga yun. Tatawa yun sa'yo. Diba? Pala ko sabi, take note, wala po nung araw na yun, sinong pa ako talaga. Sabi ko, magpa-practice talaga. Sinabi taon-taon. Nag-practice talaga ako. Ang ginagawa ko noon, sa totoo lang, kasi mangyang-yang talaga ako eh. Magkapahiya. Alam niyo po yun ano eh. Ang pinakagyan mo, ang gawin mo ano? Ini-imagine mo yung sarili mo sa stage na tinatawa ng kanila. Hindi mo may mga doktor sila. Huwag na yung mga mga magyak pa. Diba? Nakakabadab yung gano'n. Ako, ang tumatawa ko roon, ito yung parang kulang nila, humugaw sa iyo. Kasi meron pa silang gano'n, gano'n yung gano'n. Hindi sa ilalim ng meron. Tapos hindi nakalalabas. Sa totoo lang ang pangalaman. Anay! Ayun lang tayo. Huwag na yan ako. Maglaray ko muna ako. Okay lang kayo na. Okay lang ba? Okay lang. Pinagdadaanan sir. Ito yan. Ang ito? Iyon yung pag-uulat siya.
kanila. Wala, sabi ko kanina, dalawa lang, di ba? Magkakay po yun. Magkakay po ay nagkakalibawa. Yung pinarawag po nila sa seven accounts. Ayan, halimbawa ng seven accounts. Nakikita niyo po ba? Yes. Ayan. Bilog-bilo. Pag wala na pong bata, marami pa tayong mas masayang pag-usapan. Ayan. Mag-focus lang kayo sa dalawa muna, dalawa. Dalawa lang. Kasi pag nga kayo may pitong ulo, nanggigilagan kayo dyan, walong na rito, ay walong. Di ba? Walo yung kailangan mo yung natutusin eh. At dito minsan, may mga time na although kikita kayo, pero dito minsan, nagkakaroon na napapabayaan, di ba? Napapabayaan ba? Yes. Kasi walo lang ako ka ng walong direct. Walo. Kumuha ka ng walong agad. Kaya nga, sinabi ko rito, ikwet ka lang, pag may kausap ka, makausap ka tayo. Nag-joy. Kasi sabi mo tutulong ano? Pangalawa, may takalimawa yung taga Kabuyaw. Kabuyaw. May talagang isa, pumunta ka sa may Santo Tomas, pinakasal ka. Alam mo kung may nakakapag ka, lang sumali dito. Tutulungan kita. Pag may mga prospect ka, kausap ka lang sa akin. Ako ba kausap? Nag-join. Tutulungan mo eh. Santo Tomas, Kabuyaw, Cavite. Ganun din. Lahat na yan, sinabihan mo na pag pumasok at nag-join, tutulungan mo kausap nila. Ngayon, ito na. Kumita ka. Ito nga ang kuha na kinakita mo. Ang problema itong mga to, wala ang schedule. Line! Meron ako rin sa Kabuyaw, di ba pag-usap ko sa'yo, set up a house meeting. Meron akong prospect, apat. Di ba? So, punta ka naman. Habang nag-present ka, meron text. Sabi ko, line! Punta kayo ko yung hapon. Meron akong invite, walo, dumutuloy akong pansit. Tulungan mo akong paliwanag yung negosyo. Gustong gusto na nila sumali. Nag-present ka pa lang sa Kabuyaw. Di ba? Eh ngayon ko, nag-rapport ka. Kasi walo eh, magpipingin na yung mga yan. Habang nag-present ka rito, hindi ko nasa daan ka pala, kapunta ko yung malag-text. Kalimutin. Maglahin. Pero kung ito walang invite, magpipingin na rin sila. Hindi sa mag-stops pa. Punta pa. Kalimutin. Ang text isa, ang samang mga text lahat. Do. Doon mo hindi mo lang stress. Hanggang sa magpalit ka na ng number. Baka may context ka dyan, hindi mo man ako stress. Uyo, pang nila. Diba? Stress ka na. Bakit? Sa dami nang iikutan mo. Kaya magmaganda yan, simulan mo muna sa dalawa. Kaya sinasabi natin, para magdali ang duplication. Kasi yung negosyo natin, napakalaking factor para kumita ka rito, mag-duplicate ka nila. Ano po mas madali mag-duplicate? Kumuha ng walo, kumuha ng dalawa. Dalawa! Dito, kung pwede lahat kayo, makakuha ng dalawa. Pero hindi ngayon lahat, kaya kumuha ng walo. So, dito tayo sa mas madaling mag-duplicate. Eto yung account, kung account ka, kuha mo na isa dito. Dalawa lang. Tulungan mo to, ikita ka. Pag tuloy-tuloy na i-income mo, at di pong kaya na rin lang tumayo sa sarili nilang mga paha, magbukas ka ng panibago mo. Dalawa ulit, tututukan mo. Dalawa lang. Maniwala ka dating time. Pag nakumpet mo yan, lahat yung walong leader mo na nasa ilalim, tumatay sa sarili ng paa. Wala kang stress kasi lahat sila speak ka na. Sobrang dami factor. From the time na pumasok ka rito, napaka-importante kung paano mo sisimulan ng tama. Pag pumasok ka rin ng 7 accounts, dalawa lang muna. Mas madali kasi yung duplicate na talaga naman. Nag 7 incidents, pero dalawa lang din ito. Nag 7 incidents, dalawa lang din ito. Kung nagagay ko lang, aniwala ko yung days, sabi ko nga, in less than a year. Pag nag-duplicate ka ng maayos at ng tama, wala tayong sakit ang ulo. Basta kayong ulo leader mo na yan, pagka nabuo na, isa lang ako sa tinatawag natin leadership and speakers training. Meron naman po tayo dyan. Meron ang sinasabi sila rito, yung top secret na sinasabi nila. Mayroon sa alam, yung mga ulo leader nyo. Pero siyempre, sabi ko nga, step by step tayo, daladawa lang muna. At, ito yun, since daladawa lang muna ang ginagawa mo, sa unang buwan, sabi ko nga kanina, malitong kita. Meron dyan 900, 600, 1,200, 2,400. Yung tipo, ilang buwan na apat na buwan, wala pa sa puli ko yung kita mo. Diba? Baka yung asawa mo, yung mga asawa ninyo, kung sila may kinita mo sa buwan, kung ano diba? Kaya ang mangyayari, habang ginagawa mo yan, do not set aside reselling. Ang pwede sa'yo magkapatulong. Diba? Isabi mo na.
80% ang ginagamit ito, halimbawa, 80% yung network building mo, network building, halimbawa 80% dito, tapos meron pa rin 20% direct selling. Darating yung time, network building mo 20% na lang, direct selling mo 80%. Dito kahit hindi mo nagkakas na sabihin, kasi mag-inip na yan. Direct selling, ang gagawin nyo, kung meron naman puhunan, ito po ah, suggestion lang naman kung meron puhunan. Magkano po yung tester kit with pouch? 700. Doon pa rin po tayo, bagay ayon din natin yung ginawa ni mag-fishball. Kumuhunan kayo ng 10 tester, o kaya 8. May ilang hindi pa yung kailangan natin? 8. Pwede rin kayo kuha ng walang reseller. Actually po, dito sa walang reseller ninyo, sila na rin unti-unti yung pwede natin i-convert into distributor. Pero kung kayo ng walang reseller, kung mga walang reseller, syempre ang benta natin dahil tayo ay member 235. Ang kita natin profit ay 100. So ito yung profit mo, talagawa, yung reseller ko. Bibigyan ko lang kayo ng discount na let's say, 80 pesos. Pero nakikita magkano? 35, kita mo, per button. What if makabenta kayo ng 10 bote kada linggo? 90 bottles? 350 bottles? Tapos? Index? 15. Eh, walang kayo, times 8. 30,000. Ano ba? 30,000. Isang araw. Okay, per day. Per day. So, kung kita naman ito sa 800 per day. Okay, per week, gano'n na. Per week, times 4. Per week, times 4. Kung kita naman 11,200 while using my network. Kung kita naman 12,200 pang sustain ko ng monthly needs ko, pa-oriented, pa-bank, pa-client, pa-grocery. Maniwala ka, kahit paano, kung meron man trabaho, pinili kami sa mga 12,200 regular 1-1, hindi kayo magpakilala sa network. Kasi meron pa regular ang kita. So, pisa kahit maliit yung kita mo, kung meron ka namang direct selling income, other side of income, maniwala ka, hindi ka basta-basta mapapatigil dito ng kahit kasino. Hindi ka basta-basta dito ma-invite ng kahit kasino MLM company. Kasi meron ka regular ang kita. Dalawang pinagtungan mo ng kita, direct selling side sa network side. Ito yung masusustain sa'yo para hindi ka basta magbuto. Huwag set aside yung direct selling. Pero kung tabi ko yun, kasi yun yung tutulong service ng pang-araw-araw ng pangangailangan. Kasi sabi ko nga, sa umpisa, hindi rito agad malaki income. Ang kita rito, habang tumatagal ka, doon palaki yung kita mo. Kasi sa umpisa, magiging sanay. Diba? Ang kita mo rito yung malaki yung side. Diba sabi ko rin na? First month, second month, hanggang 12 months, 1.2 million. Sa unang muna, 100. Pangalawa, 300, 600, tapos 1, 2, 2, 4. Malinis sa umpisa. Para ganito lang po yan. Yung haba na, lahat may kapalihan, di ba? So, always be excited. Doon sa bandang dulo. Ang tignan niyo po, yung dulo, 1.2 million. Pag nagsisimula ka, ako rin nung itry, papunta ng WBCA, never ako nag-doubt. I always feel excited na makarating na sa WBCA. Pini-imagine ko, pini-picture ako sa isip ko, yung masaya, nanato na ako, na sinasalubong nila ako. Dito, pag sinimulan nito, ang tignan niyo yung dulo, 1.2 million pesos. In 1 year time, pag pinagawa ko, ang tignan niyo dulo, 1.2 million. So, umpisa kasi, ganit lang. Pero pag ang naisip mo yung dulo, maniwala kayo ba sa mga okay. So, yan po yun. Lahat ng mga nag-invite ko sa inyo, siguro mamaya ako sa video. At pag-ibigyan natin lang tayo, di ba? Hindi na kayo, kung paano tayo dito na ito. Doon po sa mga bago, meron po ba kayo question? Meron po ba kayo question? Yung mga bago natin? Yung mga hindi ko po member, meron po kayong question, meron po kayong tanong. Tanong po. Sige po, kasi minsan ganito po yan eh. Huwag po kayong magtatanong sa labas. Ano po, hanggang maaari po, dito na kayo magtanong. Kasi yung mga nasa labas, tatanungin nyo,
hindi nila napakinggan ko yung usapan. Question po, nine. Pero tayo yung mga sinisira kumpanya, lahat po ng mga kampanya magaganda.
Kasi in-offer po nila ang good opportunity para sa lahat ng mga gusto mabagong buhay. Okay? Pangalawang advantage po natin, tayo po may sariling manufacturing, hindi po tayo maangat ng ipipot. Alam po yan. Okay? Pangatlong advantage po natin, tayo po yung company na talagang hands-on po pagdating sa mga, dito po, mamimit nyo talaga yung mga may-ari ng kumpanya. Sa ibang company, hindi po natin, ako po, kumakausap natin yung mga CEO ng mga company. Para makausap nyo lang yung mga CEO, yung mga apply. Pero yung mga CEO, hindi ko alam kung hands-on. Although sa Indo, but hands-on din sila. Kumaharap din. Si Doc, everyone to kay ka-charge ko naman. Kasi pareho yun. Ako po, nung ako yung nandiyan hanggang sa SM, nag-English na lang. I read your books already. Oh, okay. One half, but not yet. Lahat ng money po marketing Japanese maganda. Kasi yun po, kung kayo po isuhan, kung kayo po yung promote ng company natin, hindi namin dapat siraan yung mga company. Yes. Kung siraan yung mga company niya, kasi siraan yung po yung industry po ng network. Yes. Diba? So pare-pare yung maganda yan. Although, may ibang mga company na ginagamit po yung concept ng network marketing, nangi-scam sila. Magbubukas, sobrang laki ng payday after 1 year sa lang. Okay? Yun po yung mga tao talaga hindi maganda yung hangarin. Okay? Kaya naman po tayo kung sumali sa mga network marketing company, sigapin niyo po natin, kilalaan niyo yung mga yaring kumpanya. Kilalaan niyo po yung mga sistema nila. Kasi baka mamaya sobrang laki ng pili, ang hapon na pala niya, mga hapon pera. May mga kapanya po gano'n, ang lalaki ng things, which is para napangarap mong mangyari. Ako po kasi siyempre, may sign paper din ng mga sistema. So, titignan po natin no, kung yung company po ay mag-overpay. So sa nakikita po natin, pagka ang payout system po nila, ay halos naman basta po na kalahat yung payday para hindi po natin hindi po natin yan. Kung katagal man yan, meron na ka-behind dyan na hindi natin nakikita. Ang safety na doon, hindi natin discuss sa mga tao. May tinatawag silang mga side lock, mga na naka-behind na hindi na natin alam yun. Kaya sabi nga, ang mga legit na company, siyempre, kilala natin yung payday, may complete documents yan, kahit paano, may maayos na opisina, diba? Asa nga yung tamang-tama lang naman yung mga pinitulong sila para at least magkagalas yung dito po, in terms of legalities, stability, makikita nyo lang po sa review din natin. Isa rin naman pa sa design. Okay, at yung tanong po ni nanay kanina, kung possible yung bang kitain at age of 76 na, sabi nga po nanay, ay mas matanda po sa atin sa inyo po. Kung mag na 90 years old na siya, pero kung hindi pa rin naman ang gabi. Dito po, may strategy. Pwede nyo po, lalo na may katulog po kayo anak. May tamang na lang po yan. Sino po natin may isa mo? May palapanan po lang sa tamang. I'm going to go so about this. Tayo po, ilang pairs tayo working? 22. 22 pairs per day po tayo. Yung po yung pinaka-simplest na natin. 22 pairs per day. Okay, yung po yung pinaka-simplest natin. Yes po. Asama po ito, sabi nga po, may ibang strategy tayo. Gawin nyo po, para at least mas mabilis tayo kumita, ganun po yung natin ang pinito. Minsan naisip natin, kung nag-7 minutes ka, walang nakatagal, para mabilis, diba? Sabi nga, damo na mas mag-apura nito, doon ka lang wala. Meron tayong mga strategy na pag ginawa mo, mas lalo ang video. Yun nga, pag hindi mo kahit yung walo, dahil diyan ka mababa. Pag-isa, kasi lahat ng mga 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 mga. Pero kung pag-isa, step, ano tayo yung strategy lang? Dalawang direct lang sa umpisa, pero diyan ka mas video, kasi kapulong mong dalawa. Maniwala ka, kanyan, ang direct ko ang ikaw. Ang direct ko si Seth. Pag natulungan kitang kumita, natulungan ko siyang kumita, maniwala kayo yung kumita. Diba? At ako, kahit pa ano, kung kumikita kayong dalawa, kumita, plans. Ay, na magiging responsibility ko na lang, kailangan may sana mo sila sa leadership and speakership training, kung gusto nyo mag-speaker o leadership training, kasi doon tuturo naman sa kanila, yung step-by-step procedure, paano yung papaliwanan at gagawin po yung negosyo nyo. Diba? At saka ang mag-build po natin ng network, o pwede yung spiral, saan lugar po yun? Binyan.
Since ako'y namumunan, nag-distribute ito, 230 ka po na bibili, pero 250.
ngayon, ito yung mga tester. Yan, bigyan nyo ng tester doon sa walo. Yan. Ito lang yung gamit natin para magpag-negosyo. Okay, malala. 700 yan, pero hindi ko masisingin agad. Bayaran nyo na lang sa akin pang bumita na kayo. Magkano magiging discount nyo? Since ako namuhunan, bibigyan ko kayo ng 85 pesos discount. Para meron na akong itang 35 pesos. Okay? Yes. Ngayon, kung gusto nyo ay 150 na discount, ang bibis na nito kayo. Ang puhunan nyo na yung pick-up sa'yo. Diba? Mag-isip nyo na ngayon. Pag meron nyo may pera, maniwala kayo, kung pwede on the spot, mag-distributor na. Kasi hahabol nyo yung discount. Pero, kung ayaw na mag-distributor, hindi i-check ko ba kahit paano. Kasi meron kong kita sa kanila, 35, bawat peta nila. Pamuro sa'yo. Pagka hindi nag-member, pamuro sa'yo kasi meron kang regular na income araw-araw. Pag nag-member, pamuro pa rin sa'yo kasi meron kang neto. Diba? Tapos, puro mo rin sa kanila. Kung hindi naman mo, ituro mo lang. Kung hindi naman mo, ituro mo lang. Tapos dito po, kung meron kayong mga invite, kahit sabihin nyo kayo punta gabi niyan o punta sa lugar, meron po itong regular event na ginagawa ng mga team, katulad po nila Marla. Pwede po kayong mag-hackot ng mga invite nyo rito. At kung meron po mga gusto maging staffies doon sa lugar nyo, pero syempre dapat mag-member po muna kayo, pwede nyo rin po dahil dito, sigurado po, nakita yung kakanta ng opisina, hindi po yan magdadalawang isip na sumadali po sa mga. Any question ba? Wala na. Kung wala na, kung wala na. Yung? English din. Pag-awi ako, English. Wala na po ito naman talaga? Okay, ganito po. Meron ko po ulas. Na po, pagkakamit po sumali, syempre meron po mga training. May katanungan po ako dito sa iyo. Ano po, bakit po ulit training? What is the relevance of training? Bakit po, sabihin nyo, bakit nag-training? Kasi mga distributor, pumasok. Pumasok kayo, bakit? Ito, training po ito eh. Training. Nasubuhin mo mag-training sa game? Yes, ma'am. Ito po, sa totoo lang, ito po yung purpose talaga ng training. Okay? Para ganito lang yun. Ano ba? Wala yung pinagkaiba sa pumasok pa sa training. Sa kampo, ito yung purpose sa anong, kaya, anong kampo nito? Medium. Nag-i-infusion. Pag-i-infusion. Ano ba? Airbag po? Acid belt sa airbag. Kayo po. Parts ng computer. Yan. Yung pumasok po kayo sa kumpanya ng mga yan. Halimbawa, nakapasok tayo. Sinabi ba sa inyo nung pumasok, sir, pasok kayo, simula ka dito. Ganun ba, sir? Eh. Ano pong kulay sa pananggap na kayo? Kanyan, hire. Orientation. Ano po sinabi ko sa orientation? Nilistas ko yung ano, yung idea. Tapos kung na-orient na, syempre yung pumunta sa supervisor. Alam niya na yun, di ba? Gagawin niya. Dito po, pagka na-training kayo, kung bakit may mga distributor na tumatagal bago kumita, kasi upon training, or iba hindi po training. Pagka na-training naman, hindi na, iba ka na-training na eh, iba ka na kumita, ba't more media training? Yung iba nga, nag-training, pero hindi pa gano'n kumita. Gusto ko tigil, pero... Kasi minsan, kahit may nag-training, nag-training na, hindi siya nag-isa, hindi siya nag-uso. Ang gagawin niyo, ganito siya. Kung yung mga bagay na mag-usapan niyo, training na yun, application for 15 days. Diba? Tapos, pagdating na training mo, pwedeng assessment naman yan eh. Titignan natin yung resulta. Yung mga pwede na mga responsibility niyo, nakimonitor naman sa kanila kung ano yung naging performance nila within 15 days. Diba? Number, training time yun. Pag-uwi nyo, dapat i-apply nyo rin yung mga natutunan. Matalala yung sabi, di ba, yung makang, yung ulo, dalawa, o tapos yung tuturo, kailangan yung mga basic sa prospecting, tuturo rin yan. Diba ba? Mag-ista kayo natin sa mga isang dahang kakilala nyo. Dalawa lang naman yung ano eh. Basta mga 100 na prospect na kakilala nyo, huwag kayo kumuha ng mga advice. Di ba?
Tapos sa lalim niya, pag-uwiin niyo yung mga bago, magka-rejoin na kayo, mag-rejoin na kayo, mag-isalahin mga prospect niyo, madalasin na sa inyo. Diba? Tapos sa lalim presentation, basic, kung these steps tumingin natin. Diba? Wala lang siya. O, tapos, kung yung mga hindi naman yung kundihan, tapos sa apply, kayo mga busy naman kayo eh. Diba? So, lahat na natutunan niyo, make sure, nasa loob ng 15 days, okay to 5, na lang ng episode. Okay to 5, na lang ng episode. At make sure din, na pagka nag-join na kayo dito, yung mga bago, sabi mo nga, dapat meron kayong direction. From the time na mag-join ka, anong direction mo? Saan ka mapunta? 1 to 5 days from now, ano yung binugol mo? Magbigay ka ng goal. Hindi sila disuwanin na. Pakasa sa kotse, bahay savings, gawin mo siya. Maaaring iba sa inyo dito, wala pong ganun direction. Kaya hindi pa nag-materialize, di ba? Lagyan mo ng direction sa sarili mo. Yung ibang mga 1 month, 2 months, 3 months na ngayon, ngayon mo simula, anong direction mo dito? Pagka dinigay mo sa sarili mo yan, lagi mo visualize. Pagigilan mo, always feel excited about your dreams. Always feel excited about sa mga ginugol mo. Para magkaroon dito, manifest, pag-materialize, pangabagin na pinakaroon. Maniwala ka, within 15 days, may result ka pagka ginawa mo yan. Diba? Pagigilan mo, ma-excite ka. At pagka-excited ka palagi, doon sa mga bagay na pinakaroon mo, araw-araw hindi ka mapayag na wala kang makausap at upos sa negosyo. Share the business every day sa kahit ako paano paraan. Maniwala ka. In short as 15 days, may result ka. Yung dalawang direct, baka just na lang tayo. Ganun lang gawin yun. Along the way, meron kayong may-encounter na mga negative sa tahan. Sasabihin sa iyo, papunta pa lang. Okay. Marami po kasi tignan nga, para at least aware tayo sa mga bago, maaaring hindi pa nakisipirize ng MLM. Hindi po pare-parehas ang mga tao. May mga tao ang tingin po sa network marketing is scam. May mga tao ang tingin po sa network marketing ay maganda rin naman. So, dalawa lang yan eh. Kung kahit din ako ha, yung mga tao mag-encounter ninyo na ang tingin sa network marketing ay scam, maniwala ka. Walang ibang magiging buwang bibigyan kundi negative about network marketing. Lahat ng klase ng masama babagitin niya about network marketing. Why? Kung pwedeng hindi siya kumita. Kung pwedeng naloko lang siya. Diba? Pero yung isa naman na tao, positibo sa network marketing, maniwala ka. Pag kinausap mo isang tao positibo sa network marketing, wala kang maririnig yan kundi good advices. Kung paano siya naging successful sa network marketing. Proven na po ng network marketing industry or MLM business, marami ng tao na paseso, isa na po niya yung mga kapatid. Tatlo na pala, isa. Tatlo na po, di ba? Yung mga Herrera Brothers, sila po isa sa mga produkto ng network marketing. Marami na pong tao maseso sa network marketing. Mula sa simple, ordinary tao, ngayon po, ang amigyo natin na. In Global, Royal, Uno, Pronto, White Atlas, kung ano na mga kumpanya. Marami na po nakaliit na mga amigyo natin yan. Ang kagandahan dito po sa atin, sa Destin, unti-unti mo tayo nag-create ng millionaires. Kasi po tayo kasi malapala ang puso. Going international na rin po tayo. Okay? Tuloy-tuloy lang po. Ngayon po, sabi nga, pag nasa labas na kayo, pag alam mo na yung galing isang tao pag network marketing, huwag ka na magpag-diba. Huwag mo na i-depensa ang blessing kasi hindi mo nanalo sa kanya. Kasi nga sarado po ka niya. Ang alam niya negative. Ang hanapin mo, yung mga positive mo sa network marketing. Lahat ng bagay, may kanya-kanyang market. Okay? Kung ayaw, go. Sa isang sabi nga, sa 100,000 mo, isipin na rin. Walang mag-interest. O, Ferrari, kung isipin mo, ang mahal niya. Pero bakit nagbibili? Ang present marketing natin, kung isipin mahal ang package, kung isipin mahal ang produkto. Kasi sabi nga, lahat ng produkto may kanya-kanyang market. Kahanapin lang natin. Okay? Tuloy-tuloy lang, kung sinimulan niyo po, alam ko, one year from now, o few months from now, yung mga bago, yung mga hindi ko members, yung mga bago dito, magkakaroon ng result. Isa sa mga i-advise ko sa inyo, pag sinimulan niyo yung negosyo na to, always feel excited sa gagawin niyo yung negosyo, magkaroon niyo ng direction, pangalagin yung mga bagay na pinapangarap, pangigilan yan. Feel excited about your dreams, huwag hindi pigilan. Marami kang ma-encounter na negative along the way, ignore them all. Pag nangihingi na ka, nag-discourage ka, pumunta ka rin sa office, o sabi mo offline, tuloy-tuloy lang. Huwag mo titigilan kasi sa mga bagay. Yun lang. Maraming salamat.